Hello guys, let's girls tutorial na naman. Ito na naman po tayo guys. Back to basic tayo guys. Para ito sa ating mga subscriber na hindi technician. Yung mga technician ay okay na hindi na. Pwede na hindi sila manood nito. Para ito sa mga newbie at saka yung nag-home, nag-DIY. Ayan guys, meron tayong soldering paste kailangan. Ituturo ko sa inyo guys kung paano ang tamang pagsulda or paghihinang. Tamang paghihinang guys. So pagkatapos natin ilinis yung soldering tape guys, ay ipapahid lang natin sa karton. So meron tayong soldering lid. Ayan po guys, oh. Siyempre yung high quality ang gamitin natin para malambot, hindi yung matigas. Piliin nyo yung bumili kayo ng lid, soldering lid, yung high quality. Ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano idugtong itong wire sa pamamagitan ng paghinang, sa tamang paghinang guys. So ang ano nito guys, lagyan nyo lang ng magkabilang dulo ng lid. Ayan guys, para madali lang siyang dumikit. Lagyan niyo siya sa magkabilang dulo. So yung kabilang dulo naman ay lagyan natin para madali lang yung pagdikit guys. Kasi pag inirekta mong paghinang guys, ay hindi ka agad yan didikit. So lagyan natin ang magkabila. So ayan guys, nalagyan na natin. So idikit natin guys, oh. Tingnan nyo guys ng mabuti. Napakadali lang guys pag mayroon na siyang lid. Pag nahinang na yung magkabilaan. Ayan guys, oh, isang pitik lang, wala na, dikit na siya. At saka lutong-luto yan guys. Luto ang hinang yan guys, napakatibay niyan. Kahit na bunuti natin yan, ay ayan. Hindi mapapatid yan guys. Ayan, hindi mapuputol. So ganyan lang magsulda guys. So meron pa akong isang ipapakita guys, yung sa itong isang klaseng wire. Ganun pa rin guys. So ibang form niya, iba ang forma. So cross natin, yan. Ayan guys, oh. So the same procedure pa rin guys, lagyan natin yung magkabilaan. Lagyan natin ng lid. So itong alligator clip na tagahawak natin ay gamit na gamit. Improvised robot. Ayan guys, oh, lagyan natin yung kabila. Ayan. So wag niyong tipirin yung lid nyo guys pag naghihinang kayo, para dumikit, madikit masyado. Ayan, sa kabila nilagyan ko na. So dikit natin guys, oh. Basta malagyan yung magkabilaan, ang mabilis na lang yung pagdikit guys. At saka lutong luto. So sa mga nagdi-DIY dyan sa bahay, panoorin nyo itong video ko guys, para matuto kayong maghinang. Ayan, dikit na dikit. At saka lutong luto. Ayan, makita nyo pag luto guys, kasi makintab yung lid natin. So ayan guys, oh. Ayan, matibay yan guys, kahit na bunutin mo yan. Ayan, basta lutuin nyo lang yung pagsulda. Ayan guys, papakita ko pa yung isa guys. Ito ay pangatlo na lang. Tatlong ano ito guys, single pa rin yung pagdikit natin. Ayan, matibay yan guys, oh. Itong isa guys, pakita ko, dugtong pa rin ito guys. Last na ito. Ito guys, oh. Kita nyo naman yung ano, lagyan muna natin yung magkabilaan. Ayan. The same procedure pa rin tayo guys. So yung pag nalagyan na yung magkabilaan guys, ay madali na lang siyang idikit. Ayan. Parang inaulit lang ito kanina guys, pero para makita nyo talaga ng maayos. Oh, ayan guys, oh. Pag nalagyan na siya, isang pitik lang yan guys, wala na, dikit na kaagad. Ayan, oh. At saka lutong luto siya. Matibay yan guys. So ayan ang pag hihinang guys. Ang para hindi kayo mahirapan, sundan nyo lang yung
procedure na ginawa ko guys, at ulit-ulitin nyo lang para ma-master nyo yung paghihinang. So ito na guys, papakita ko yung soldering iron ko. Hindi naman ako gumagamit ng mamahaling soldering iron guys. Ito yung soldering tip ko, ay mumurahin lang ito. Ayan, pagkatapos nating gamitin, ipahid natin siya sa soldering paste, tapos ipahid natin sa karton. Maganda guys kung meron kayong pantalon na hindi na ginagamit. Cut lang kayo ng maliit. Ayan guys, para yung tip natin ay palaging malinis yung dulo. Hindi kaagad masisira. So ito guys, yung ginagamit kong soldering. Ito yung tip. Mumurahin lang ito guys. Ayan, hindi po ako bumibili ng mga mamahalin. Ayan, 40 watts yan guys, para medyo mainit siya at mabilis ang pagsulda natin at paghinang. 40 pesos lang ang bili ko nyan guys. At saka itong soldering paste na pilamin natin. Mumurahin pa rin yan guys. Sa halagang 30 pesos. At saka itong handle ko guys ay ordinary pa rin. Ayan guys, since 1998 pa ito guys, nag-aaral pa ako ng electronics nito. Hindi ko na pinalitan guys kasi hindi naman siya nasisira. Ayan, yung wire, pwede lang palitan yung wire pag maputol na siya. Buksan nyo lang itong mga screw. Ayan po itsura niya guys, napakaluma na nito guys. Kahit na hindi tayo gumagamit ng mamahaling iron, soldering iron, okay pa rin yan guys. Importante yung mga soldering tip natin matibay. So guys, salamat sa panonood ng aking channel, sa mga aking subscriber dyan. Maraming salamat sa inyo guys sa inyong suporta. So ito na guys, salamat sa lahat. Sana may natutunan kayo guys. Let's Scales tutorial, hanggang dito na lang muna. Magpapaalam na. Bye bye.